Hello mga kapogi! Kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating uploads. Salamat mga kapogi! Kamihan siguro sa atin ay isa na rin ito sa mga paborito. Kadalasan itong merienda o pwede mo rin baunin sa eskwela o trabaho. Masarap itong kasama ng mainit na kape, lalo na sa umaga, o kaya naman ay malibig na inumin kapag merienda. Karaniwang sangkap nito ang harina, butter, asukal, itlog, chocolate chips, at kung ano-ano pa na sigurado mapapasarap dito. Kaya naman, paborito talaga ito ng karamihan. Ngunit, kakain ka ba ba ng cookies kung ito ay gawa sa putik? Karamihan sa atin noong bata kapag hindi nauubos ang pagkain, ay sinasabihan tayong ubusin mo yan dahil maraming bata ang hindi nakakakain. Hindi ito pangungonsensya, kundi ito ay isang realidad. Isipin mo na lamang yung ideya na nagugutom ka, ngunit wala kang pwedeng kainin kundi ang putik. Isa itong nakakalungkot na sitwasyon ng ilang mahihirap mula sa Haiti. Karaniwan sa mga tao na naninirahan dito ay mayroon lamang budget na $2 o 100 pesos kada araw. Kaya ang masusustansyang pagkain kagaya ng prutas at gulay ay isa na lamang pangarap para sa kanila. Dahil upang malunasan ang gutom, ay cookies na gawa sa putik ang kanilang inaasahan. Kagaya ng normal na cookies ay dumadaan din ito sa kanilang proseso. Yun nga lang, sa halip na harina ay ang pangunahing sangkap nila ay yung tuyong alikabok na binibili pa nila sa market. Ginagawa nila itong pinong-pino na parang harina. Kasunod ng proseso nito ay paghahaluin ang tubig, vegetable oil, tuyong alikabok o dirt kung kanilang tawagin, at sa halip na asukal ay asin ang kanilang pampalasa. Matapos paghaluin ay kanila itong ibinibilad sa sikat ng araw at hinuhulma ng pabilog na parang cookies. Kung minsan ay ibinebenta rin nila sa market ang mga nagawa nilang cookies. Ngunit ayon sa mga doktor ay malaki ang tsansa na makakuha sila ng sakit mula rito at maging malnourished ang kanilang mga anak. Ngunit ayon sa isang residente ay masakit sa kanilang kalooban na ganito ang kanilang sitwasyon. Ngunit wala silang choice kundi gawin ito upang malunasan ang gutom sa araw-araw. Ngunit ganun pa man ay makikitang masaya ang mga bata dahil sa bawat kagat ng cookies na gawa sa putik ay mababaka sa kanila ang pagiging inosente sa totoo nilang kalagayan. Kinabukasan, kasabay ng pag-angat ng watawat ay ang pag-angat din ng kanilang pangarap na balang araw ay makakaaho rin sila sa putik ng kahirapan.